Nagbabala naman po ang grupong Eco-Waste Coalition sa pagbili ng mga tinatawag na Lucky Charms o yung mga pinaniniwalaang pampaswerte. Narito ang report ni Leigh Alves. Maaga pa lang, masigla na ang mga kalsada ng Binondo sa Maynila dahil sa makulay na lion at dragon dance. Isa sa mga bumida ang dragon na may habang 100 talampakan. Ilang dayuhan din ang namataang namamasyal at nakikisaya sa Chinese New Year. They told me to come over for Chinese New Year. And what do you say about what you've seen so far? It's nice, it's busy. It's a lot of people down here. Dumagsa rin sa Chinatown ang mga namimili ng iba't ibang traditional na pagkaing Chino tulad ng tikoy at hopya at sari-saring Lucky Charm. Pero babala ng Eco-Waste Coalition, mag-ingat sa pagbili ng mga ito dahil baka imbes na swertehin, malas ang abutin. Lumabas daw kasi sa kanilang pag-usuri na may mga nakalalasong kemikal ang ilan sa mga ito. Sa 30 Lucky Charms at accessories na sinuri gamit ang X-ray fluorescence device, 28 ang nakitaan ng toxic chemicals na chromium, lead, cadmium, mercury, arsenic at antimony. Pero ang ilang nagtitinda, hindi raw naniniwala na nakasasama ito sa kalusugan. Hindi akong naniwala na may toxic o na nakakasama sa katawan. It's only for decor. Ang Binondo ang tinagri ang oldest Chinatown in the world. Kilala ito noon bilang Extramuros dahil nasa labas ito ng Intramuros, ang Noy sentro ng pamahalaan ng mga Kastila. Dahil sa diskriminasyon at sa pagkakaiba na rin ng kultura, pinili ng mga dayuhang Chino na dito na lamang mamalagi. Dito sila nagtayo ng mga negosyo at bumuo na rin ng pamilya. Karamihan sa kanila, mga Katolikong Chino. Ang masiglang palitan ng kalakal noon at ang makulay na kulturang Chinoy, kitang-kita pa rin hanggang ngayon sa mga eskinita ng Chinatown. Leigh Alves, GMA News.